Yes, yes. Welcome one, welcome all sa isa na namang episode ng ating show na Real Talk with Melvin. Melvin and James. Dito po sa The Land Down Under. So sabi nga natin, good day mate, o di ba? Good morning, good afternoon. Good afternoon and good night. Yeah. Good night, di ba? Oo, Diyos ko. Kaya marami tayong mga pag-uusapan ngayong gabing ito, di ba nga, na good vibes. So, pasimulan na natin kasi mahaba ito, mahaba-habang diskusyon. Tama, tama. Siya nga pala ito ang inyong lingkod, si Papi Melvin Mata kasama si Super James. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa amin, tinan niyo po ang aming, yun, ang aming Facebook portal sa aming YouTube channel. Mag-like na lang po kayo. Yung second episode po ito ng ating Real Talk with Melvin and James. And hopefully magustuhan nyo. Batiin natin yung lahat ng mga viewers natin dyan sa mga Pinoy sa buong mundo. Hopefully makapag-like and subscribe and follow sa aming mga Facebook and YouTube portals. Ayan, ang dami pag-uusapan si Super James. Alam ko maraming topic ngayon, Super James. Oh, marami tayong baon. So unahin na natin yung very popular at highly rated show ngayon ng GMA7, yung Maria Clara at Ibarra. Wow! So it's a reaction of No Limit Tanghere na parang back to the future nung araw, di ba, yung pumasok. Tama. Yung character ni Michael J. Fox, di ba, parang. Tama. Ito naman is pumasok yung character nung isang nursing student played by Barbie Fortesa, ng pangalan niya nga si Clay. Clay pala. Pumasok siya doon sa buhay ng No Limit Tanghere, sa kwento ng No Limit Tanghere. Ito yung kay Jose Rizal, di ba? Kay Dr. Yeah. Jose Rizal. Yan. Yung mga hindi umabot ng No Limit Tanghere, ng mga sa mga schools. Kaya ako po, inabot pa namin yan ng Fort Hill High School. Ayan. Mandatory yan ang No Limit Tanghere. Fourth year. Ganun eh, di ba, nung araw? Tama. Okay, simulan na natin. Second year, first year, Ibong Adarna. Ganun. Tama, oo. Yan. Maswerte yung mga panahon ngayon, puro na lang kayo mga tablets, ha? Yes, oo. So yun nga, ang kinaiba nito, Papi, kasi ano nga, galing nga sa past siya, sa present, pumasok siya sa past. Tapos, ibang-iba kasi, kung ibabase nga natin yung kwento, alam naman natin, no, yung kwento. Kaya lang, syempre, dahil nga nag-i-interact na yung modern character sa past, tuloy na iiba yung kwento ng konti. Alam mo yon, na dadagdagan, nababawasan na ano. Kaya napaka-entertaining nga. Ang nakakabaliw doon sa akin personally, yung ano nila, yung story kasi napakaganda. Oo, at saka yung character kasi nung bidang babae ay ano, talagang kumbaga kasi siya modern women na siya, modern woman. Si Maria Clara, mainhin, mainhin. Pati yung kahit sila Maria Clara mismo, na sila yung Maria Clara sa story, hindi siya yung mahinhin lang, mabait lang. Actually feisty siya, pinaglalaban niya yung love niya. Tapos lumalaban din siya against the Spaniards. Ang alam natin, pag si Maria Clara, lagi lang follower, sumusunod lang sa lover, sumusunod lang sa gusto ng tatay niya, sumusunod lang sa kanyang tatay-tatayan na kura, 'di ba, si Padre. Yun sa story, hindi siya ganun kasimple. Multidimensional yung character. Actually, lahat sila ganun. Even Ibarra, di ba si Ibarra, akala natin parang simpleng mabait lang, konting ano lang. Hindi, may pinag- matapang dito, matapang, no? Matapang, lumalaban. Yun nga, parang makabago yung kanilang mga karakter, no? Yes. Based sa past, yun yung nangyari. Tapos syempre, nandun natural na yung magandang mga costume, magandang set. Nandun na rin syempre yung isa pang gusto ko dun na talagang nawindang ako, siguro yung Sisa. Si Sisa. Si diba? Sisa, syempre. Oo, di ba alam natin si Sisa parang ordinaryong babae lang na nabaliw dahil nabaliw sa kanyang dalawang anak. Pa ng mga ng kura, di ba? Ng kura, ng Spanish friars, hindi ba? Ganun ako. Yes. But actually, nagawa na kakaiba si Sisa, parang ang dami niyang layers. Nakita natin yung pagmamahal niya bilang isang nanay, bilang asawa, bilang isang makabayan, bilang isang babae. Alam mo yun, yung ang dami niyang layers, lahat sila ganun actually. Even si Doña Victorina, may
Hindi lang siya ordinaryong babaeng suplag, babaeng parang medyo matapobre, medyo pasosyal. Hindi pala, kwento pala sila behind, parang ganon. Yun yung, kasi sa pagbinasa mo kasi yung nobela, yung tingin mo lang parang one-dimensional, si Damaso ganito lang. Diba? Si Ibarra ganito lang. Pag pinanood series, ay, dahil nga series siya, nalaro nila eh. Ang dami ng spices, kumbaga, napasarap lalo. Saan ang galing yung character, saan pupunta, saan ang galing, nalalagali yung kwento. So, yun. Eh, di ba, kung ibabase natin sa, kasi pag sinabi natin magandang isang palabas, may pinagbabatayan tayo, no? Ako kasi ang isa yung sa standard, kumbaga. Kasi may isa akong librong nabasa kay Isagani Cruz, no? So, ang tawag dito is, basically, it's about how to critique either a TV, a film, or a stage play. So, dapat daw, may tatlong main component na lahat yun dapat maganda. So, una, screenplay or story. Tama. So, dapat maganda yung story mo. Solido, walang masyadong butas, maayos ang takbo. So, okay na tayo doon, given na yun. Yung show is perfect, almost perfect. Pangalawa is yung technical qualities. Editing ba? Maayos. Diba? Tapos production design ba? Baka naman panahon ng Kastila, tapos merong cellphone. Yung mga ganun. Kasi may mga ganun pelikula eh, na ang ganda na sana, sumasablay sa dulo. Tapos 4K technology, parang ganun. Oo, well-polished talaga yung production nila. Tapos yung editing, okay na okay. Music is good, sound is brilliant. Kompleto, so, perfect sa halos. Pero sa akin, isang pinakamaganda niyang part, yung pangatlong component ng isang magandang palabas ay aesthetic value. So, aesthetic value, may irony ba ang isang bagay? Meron bang metaphor na ginamit? Yung ganon. Marami siyang ganon eh. Na, kunyari, yung si Kabesang Tales, di ba? Yung matalinong mama na may magka-weird. Parang pag nagsasalita siya, biglang may papasok na parang mga parang thunder, may mga ganon. Biglang magtotol yung mag-ano yung bell, tutunog. Pag sinabi mo kasing yung bell tumutunog sa kampana, hindi lang siya ibig sabihin na pinatunog lang. May mga meaning kasi yan, di ba? Mayroon yan. Warning, oo. Kung mabilis yung pagtol ng bell, kung mabagal. Tama. Ganon. So, may mga ganon siyang mga aspect na, ay, ma-appreciate mo siya. Tapos, pagbagsak ng ulan, tapos sabay iyak ng character. Di ba yung mga ganon? Ganon. Ang galing. Oo. Pag ako kasi, ganon eh. Pag tinignan ko siya, pinapanood ko yung palabas ng ilang ulit. Yung pag pinanood mo, on its own merit muna. Tapos, pag nagusto mo na, pag inulit mo, doon mo na makikita yung mga iba't ibang aesthetic aspect. Tama. So, sa akin, talagang magaling siya. Maano pa, mahaba pa. I think ilang weeks pa itatakbo ng palabas. So, kudos sa GMA7, kila Direk Sigdulay, kila... Yan. Oo, kila... Maria Clara and Ibarra. Ang bida dito, Ibarra is ano Dennis Trillo. Tapos, ang bidang babae is Maria Clara is Julie San Jose. O yun. Tapos, marami pang ano, characters na... Kakaiba pala to, kakaiba itong movie na to. Si Andrea, ang pangalan, si Andrea plays Sisa. So, yun. Basta all-star cast siya na palabas. So, yun. Ganda nun. Abangan nyo po yung movie series na ano, TV series na yun. Ng GMA. So, kahit wala kang GMA ano, na yung plug-in, YouTube, ilagay nyo lang yung Maria Clara at Ibarra episode 1, whatever, 2, 3, ganun. Papapawad mo siya ng buong-buo. Yan, interesting. Sige, mapanood nga natin yan. Siyempre, kasama ang aking may bahay. Interesante sa mga ganyan. Sa aking salita nila, ang galing, di ba? Kasi ano sila yung puro Spanish, oo. Siyang tunay, ganun mga salita nila. Siyang tunay. Tama, Ginoo. Siyang tunay, aking binibini. Oo, mga ganun sila. Ako bahay, binibigyan mo lang pagkakataong matikman ang saging. Para iba na yata. Yung mesa. Nasa isang mesa. Oo, yung kakain. You know, kapagkainan. Mga yan. Yung mga ganun. Ganun ang terms nila doon. Matutuwa ka na mapaproud ka. Ang ganda-ganda pala ng ating. Halina at umupo ka sa aming salumpuit.
Ganun. Diba, mga ganun. Yan, yung mga ganun terminology. Kasi nga, siyempre, yung mga ganun mga Tagalog, kumbaga. Tapos nami-mix din nila ng Spanish. Kasi nga, siyempre, ano yun eh, colonial times. Talaga. May mga, ano sila, amigo, mga ganun-ganun sila. Amigo, kumusta na ang inyong pagdadalang tao? Pagdadalang tao? Yung pala na sobrahan ng inom lang alak, kaya yung ang mga eksena ng ano bongga ngayon sa ano yung Maria Clara Ibarra. Yan, Maria Clara Bangalan niya, panoorin natin 'yan, pako papanoorin ko. Salamat sa iyo, Super James, mga ganyan. Recommendation. Ano pang ano natin? Yung SB na yung sa ano. Oh, sikat sila ngayon eh, yung boy group sa atin na P-Pop na nagwo-world tour sila. Pinoy so, Pop, ha? Ah, Pinoy Pop. Oo. Oh. Ano to eh, four, ano sila, limang member ng band, tapos yun nga, boy group sila, tapos nagtutour sila buong mundo at the moment. Ito ba ay sayaw o banda ng ano? Sila sumasayaw, tsaka nagko-compose din sila ng songs nila. Sila okay. Mismo nagko-compose, hindi sila umaasa. Ibang composer. Ibang talent, no? May mga talent sila. Yung leader nila, like, yung si Pablo is the main composer, and then Stel, I think, is the main choreographer. Tapos wow. Yung Josh, I think, is the rapper. Tapos si Justin and sino pa isa? May isa pa. I forgot the other one. Yon, basta lima sila. Tas ano ang issue nila ngayon? Anong ganap nila ngayon? Ewan ko kung aware ka kuya sa BTS, 'di ba? Yung BTS. Yan, BTS 'yan yung sa Korea. Oh, may isang pagkakataon sa Billboard Awards na sa hindi, Billboard recognition na yung number of weeks that they stayed in the Billboard charts, natalo ng SB19 ang BTS. Wow. Nakaka-proud 'yun, ha? Parang if I'm not mistaken, kunyari 6 weeks siya. Natalo sila, naging 7 weeks yung in-stay sa chart nung song nung ano ng Pilipinas ano yung charting. Hindi. Worldwide 'yun. Worldwide. Wow. Worldwide 'yun. Anong kanta 'yun? Kaya ata ako nagkakamali, Bazinga. Bazinga. Marami sila kanta eh. Ano sila, kumakanta kasi sila ng pop na dance. Tapos kumakanta rin sila ng mga ballad nila. Ay, para yung mga panahon, mga minudo yan, ha? Minudo, di ba? Oo. Minudo? Mas seryosong version ng minudo. Yan, seryosong version ng minudo. Mas seryosong version. Pero sila rin yung mas makulit. Kasi mas makulit eh. So, magaling sila, magaling. Actually, marami na namang P-pop. Pag sinabi kasi yung P-pop, di ba? Pinoy pop group. Yan, marami na ngayon. Marami na, BGYO, mga ganun. May mga girl group din, hindi lang ng boy. Mm-hmm. Dumadami na sila, actually. Tama. Tsaka itong mga batang ito, tinrain sa Korea. Mm. Sila ng Korean group. Bali, nag-merge yung Korea at saka Philippine group. Tinrain sila. I think, nag-train sila, kung di ako nagkakamali, mga 2 to 3 years. Hanggang marami. Sila eh, nagsimula sa, I think, more than 20, 30 people. Hanggang ending, kung sino natira, yun na lang. O kasi nga ang iba, nag-give up na, di ba? Kasi, magaling ka, eh, parang feeling mo, parang wala naman nangyayari, di ba, sa karera. Dalawang taon na. Umayaw na. So, ang ending, kung sinong matira, eh, sayo, kumbaga, matira-matibay, sino natira? Eh? Sila na lang, natira, bahala kayo, basa kami, tuloy-tuloy kami, parang ganun. So, yun, kaya nangyari, nagtutour sila, so nagtour sila sa I think last tour nila is Singapore in the end, pero wow. Sa Pilipinas, sa Clark, sa Davao, sa Manila, nagpunta na sila sa States, LA, San Francisco, New York, ganun. Yan. Kailan kaya sila mapupunta ng Australia? Yun nga ang tanong. Oo. Yun ang malalaman natin kung kailan sila pupunta dito. Siyempre kailangan itan ng ano Australian community ng mga yes. concert producers. Kasi nga ngayon nakakabalik na ang mga shows because of tapos na yung COVID, kumbaga hindi na maigpit. Oo. Diba katatapos lang last week nung Sharon concert. Oo, yung Sharon 'yan. Na nagkaroon ng COVID sila Sharon pagbalik sa Pilipinas, nagka-COVID sila eh. Ganon? Totoo? Oo, totoo. Hala. Kaya
Doctor tayo dyan. Totoo yun. Nag-ano sa amin eh. Nag-kumbaga, biglang may COVID sila. Buong staff pati yung mga kasama niya. Pero natapos naman yung show, di ba? Natapos yung show. Sigurado hindi naman symptomatic siguro yung... Natapos siya. Pero maganda yung show na yun, especially nagsimula ni mga superstars na bumalik uli sa kanin-kanin sa mga ano, sa mga shows nila internationally, ha. Yan, susunod na naman si alam ko, si Gabby nandito rin pag after two nights ni Sharon, si Gabby andito naman si Gabby Concepcion. Pagtagpo yung ano, mag-ex, no? Hindi muntik na naman uli, muntik nang magsalpakan ng mga nakaraan. Kaya yan, watch out ha. Baka sabihin sinasadya nila yan. Naging fan ka ba ng Gabby Sharon or ano? Hindi. Bata pa ako noon nung mga panahon na yon, Lava James. So, hindi ko sila fina-follow nung mga panahon yun para sa akin as a kumbaga. Ano kasi ako eh, alam mo yung kuya na model ng family. Alam mo yung parang pag nung nabuntis si Sharon eh parang masamang babae na siya sa akin. Alam mo yun? Nawala na. Kasi 'di ba bata siya nagkaroon ng na pregnant. So para sa akin, 'wag niyong tularan. Kumbaga, ganoon talaga. Mahigpit talaga ako noon kasi nga syempre, apat yung mga kapatid kong babae sunod-sunod. Eh paano kung lahat 'yung magkabuntisan? Eh wala na ang future nila. Oh, so kailangan maging ano talaga, mahigpit si kuya. Eh ganoon ka talagang hugot si kuya, ganoon. Ibang ano ko talaga prinsipyo sa buhay. May formula ako sa success, kumbaga. Ang panganay ang dapat mag-guide sa mga kapatid. Mag-lead by example. Hindi ako nag-asawa hanggat hindi natapos yung lahat ng yun. Late asawa ko yan. Late na ako nagkapag-asawa. Kasi nga, syempre, I would like to let the family know, let the family na ako ay supportado sa inyo, supporta ako sa inyo. Wala na si Papa, di ba? So, gusto natin lahat tayo makatapos. So, sa awa naman ng Diyos, kami ay tapos. Kaya medyo may ano ko dyan. Judgmental ako medyo ng panahon na yun. May pagkaganong ka, kulaga, bawalan judgmental. Oo. Kaya lang, syempre, case-to-case basis yan na Super James, lalo na sa amin, mahirap lang kami. Hindi naman kami kayamanan. Kung milyonaryo kami, walang problema. Kaso, lahat kailangan mag-ano muna eh, mag-aral, makapagtapos. Effort talaga. Kaya sila lahat naman nakapag-abroad. So, pero lahat kami professional, lahat kami pasado sa places din sa ano sa board exam. Kaya ano, kumbaga yung kagandahan doon, yung effort natin, ay na-appreciate naman ng family. Yes, oo. Mahirap mangarap, 'di ba? So kahit may pangarap ka, kahit mahirap ka tayo, mangarap pa rin tayo ng mangarap. Tutupad na tutupad 'yun. Tsaka libre naman mangarap, 'di ba? Bakit mo lilipin? Especially 'yun, oo. Nasa iyo lang naman 'yung paano mo gagawin, 'di ba? Hindi naman tayo nagmadali noon. Minamadali naman tayo ng mga girlfriend natin noon, pero hindi, sabi ko, di pwede. Kailangan nating magpasensya. Kung naghintay Oo, siyempre. Matagal. Kahit tagal kitang hinintay hanggang magsawa. Nagang personal talaga usapan eh, di ba? Oo. May ganun kasing hugot na Super James eh. Alam mo, sa buhay ng tatulad doon kay Sharon, hindi naman niya ma-expect na mabubuntis agad siya. O kaya, di ba? So kaya nagpakasal agad sila ni Gabby. Di ba? Very coincidental nga eh. Okay. Kasi hindi naman, okay naman pamilya nila, okay naman sila. So, wala tayong magagawa. Tayo hindi pwedeng magbuntis yung mga kapatid natin by that time. Mahirap na, sabi ko. Saan tayo kukuha ng pang-ano niyan, ng palay. Diba? Correct. So, kanya-kanyang diskarte sa buhay yun. Kumbaga, yun, doon ako lang, doon yung success. Di yun, doon yung gagamitin natin. Yun ang barahang, yun ang hinihiling na baraha, di yun ang gawin natin. Oo. At least, di ba, dahil naman dun sa pagsisikap mo, syempre, totally, naiba na buhay yung lahat, di ba? Syempre, ano yun eh, kailangan meron kayong vision. Dapat, ang tao kasi, kung wala kang vision, kakapakapa ka sa dilim niya. Wala ka pararating. Wala, puro ka lang tambay niya, di mo alam kung anong...
Saka dapat may goal ka every 6 months, every year, may goal ka. Para alam mo, nagde-develop ka, nag-improve ka. Tama. Kaya alam namang 10 years time ito mangyari. O, and tanong, paano abutin ng 10 years? Ano mangyari sa 1 year, 2 years? Especially sa'yo, Super James, ang ganda ng career mo sa Pilipinas, tapos pupunta ka pa sa Sydney, di ba? So, iba kumbaga, it demand yung family ano mo, demand mo, kailangan iwan yung showbiz sa Pilipinas, di ba? Kasi kita ko, di ba, na iba yung... Oo, di ba? Ang ganda ng ano mo doon, kung nagtuloy-tuloy ka rin. Tarsi naman na ako, nasa ABS na ako. Oo, di ba? Pero nurse pa rin ako, actually. Never ko namang iniwan ang pagiging nurse. I just added another career, kumbaga. So, nurse naman talaga profession. Tapos, I graduated 91 sa UST. Mm. And then, 97, nag-full blast ako sa showbiz up to 2000. Oh, di ba? Mm. Eh sana kapantay mo lang si ano si Kuya ano, Bong, si Kuya Boy. Kuya, dito. Dati masabi, di ba? O siya nga pala, meron akong ipa-plug. Huwag niyong kalimutan naman, please. May promo. Iyan naman yung aming ang dekada na benta, ayan. Yes. Dekada na benta ni Super James Kiko, yan. So huwag niyong kakalimutan, ha. Pa-plug in ko na, baka makalimutan niya pa ako na mag-plug in. Oh, kung gusto niyo ng copy, i-message niyo lang kami diyan sa aming mga account diyan sa baba, 'di ba? Yan. 'Yon. Siya nga pala Super James, may iba ako. Mm. May balita kung uwi ka daw Pilipinas Pasko? Oo, uwi ako ng Christmas with my family. Mm. Saka pati mga parents ko uwi din. Oh, mahal ang flight? Oo, huwag nating sabihin. Alam ko. Ang sakit. Madupo. Ito yung pag pinitingnan mo lang yung likod ng credit card mo, parang ayaw mong ilagay yung ano. Yung... nung nabayaran ko, nabiyak sa tatlo eh. Hindi dalawa. Tatlo ang pagkabiyak. Ito yung parang kahit resibo man lang, print man lang sana. In-email na lang. Oo. Ano talagang ano eh. Mata. Yun ang sinabing tikit mata. Alam ko, pag ganyan mga December, nako, February, yan ang makagandahan, mababa ang sahop, mababa ang flight. Anyway, ayan, so makikita niyo po si James, kung gusto niyo po magpag eyeball kay Super James, yan, eyeball kayo dyan kay Super James, ibibigay ni Super James yung details niya, kung saan niyo siya makikita, kung gusto niyo bumili ng libro niya. Eh, baka meron tayo yung mga ano, aayusin tayong mga book launching, mga seminars. Yan. Yeah, suportahan natin ang ating kaibigan Super James sa kanyang libro. Especially kung nasa Pilipinas lang din naman kayo or reachable kayo namin sa Australia o kaya New Zealand, umorder na lang daw kayo kay Super James ng libro para mayroon pang greetings. Mm-hmm. Mayroon pang mga ano, mga kumbaga dedications. May pa-autograph, 'di ba? Pero nakakainggit ka na kahit mahal yung ano mo Super James, kahit mahal yung Christmas nyo, nakakaingit. Kasi dito sa Australia, alam mo naman dito sa Australia, especially sa Melbourne, sa Sydney, ang Pasko po namin ay nagdurugong summer. Mainit na mainit po ang summer namin, kaya hindi po namin ramdam ang himig, ang kumbaga ano, ihip ng hangin. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Baba, sa anong kanta yun? Malamig ang wala dito, 40 degrees po dito niyan, lalo na sa Perth, ayan 41 niyan. So kahit yung mga singit-singit niyo, talagang iba ang ihip ng hangin niyan, iba ang amoy niyan. Oo, mainit eh, no? Ang init. Ano natin kasi summer yan, peak ng summer. Pero masaya ang Christmas sa Pilipinas. So nakakainggit. May mga panoche buena, may mga yan. Dito yung what's this, yung syempre may tayong mga bibingka diyan, may yan, salabat, yun ang miss na miss ko diyan Papa James, yung mga ano, yung salabat, puto, lalo sa Bicol. Nako, ano nga yung purple, kuya? Ano yan, yung kutsinta, puto bongbong, bongbong yan. Nako, pakasarap. Ay nako, mag-order ka lang diyan kay nanay, nandiyan si nanay, marunong magluto niyan. Sabihin mo address para pag ano mo padala, gano'n. Padala sa'yo. Then, magaling magluto ang biyanan ko sa mga ganyan. Ay, nandito sa Sydney? Sa inyo? Nandyan sa may, ano, sa may, saan niya si Mami?
Marsden Park, yan. Marsden. Ah, Marsden. Yan. Kanang, ano, yeah, yeah, pa west, pa ganun. So. Or, puntahin nyo na lang, sabihin nyo, ano, kung wala kayong gagawin. Care of Papi Melvin. Yan. Kaming ba, kasi pupunta din siya dito, sila sa ano, sa 6th, so, bibiyahe din namin. Pero, masarap magluto ng mga makakanin. Ang biyanan ko. Sama, abok nila. Sila, ano mo, mami mo. Sorry? Yung biyanan mo, saan probinsya? Bicol. Ah, oo nga Bicol pala. Na. Pero Bicol ka din, di ba? Yes, yes, Bicol din. O, ako kasi yung mga biyanan ko, asawa ko, Bicol din. Albay. Oo, saan sa Bicol? Tabaco sila, Albay. Ah, tabaco. Wala po lang. Masarap sa, maganda sa tabaco, magbakasyon. Mm-hmm. Lalo na sa ano sa... Oh, June this year, oo. Oh. Hmm. Di ko alam, mukha baka punta kami ulit ng January naman. Tingnan natin. Kung June na, ang maganda sa tabako dyan yung sinasabing tiwi, katiwihan. Kasi may ano dyan. Parang may simbahan dyan na talaga may deboto. Mm-hmm. So, July, August, yan, nagpupunta kami dyan sa tabako saka sa may tiwi. Yung kagtiwihan. Tapos after ng simba, diretso sa mga beach. Diba? Ang sarap ng mga beach dyan sa may... coastal ng tabako, TV, and malapit dyan sa may, sa likod ng Legazpi, yan. Ah, oo, meron nga, meron. Yan. So, yan ang ating mga, ano, di ba, mga eksena. Ang dami na nasingit, pero anyway, sabi ko nga, kung i-meet up nyo si Super James, i-DM o direct message nyo sa kanyang... Kasi may mga gagawin ako doon na hopefully maayos lahat. Yung mga either seminars and mga ganun. Mga baka magkaroon ka mga teaching sessions. Mga tipong a few hours. Ganun. So, ito pa yung details kaya hindi ko pa masabi. Okay. Mas at least, ayan. Mabait naman si Super James lalo kung bibili ka ng libro. Ayan. Promo. Ayan. Ang dekada 90. Yes. Oo. Okay, saka abangan nyo, siguro mga episode 3 magla-live na kami. So, inaayos lang namin ng konti yung aming setup. Actually, itong setup namin, kita nyo naman itong, di ba, yung aming real talk, yan, sa nasa, nandito. Sa technical ano delays and difficulties, di ba? Oo, syempre, kailangan hindi tayo yung kinakantsawan lang basta-basta. Kaya dapat medyo minamasahe natin ng konti-konti ng ating ano. Yung mga technical, kasi yun ang problema, hindi ka lang kaya na eh, di ba? Walang problema. Pwede naman basta na lang mag-live dyan, okay na. Kaya lang, syempre, magbusisi ang ating director, ang ating producer. Kaya, kumbaga... Kailangan pagbigyan. Hindi pwedeng putyo-putyo. Ah, hindi pwede. Quality talaga sa parang ano, parang Maria Clara at Ibarra. Yeah. Naita. Yun. O, oh, diba? Yan. Alam ko may birthday sa inyo bukas. Matiin nyo naman yung birthday nyo bukas. Sino may birthday? Ewan ko. Di ba birthday kayo bukas? Sabi mo. Saturday, Sunday. On, sorry, ngayon. Ngayon, ay. It's actually my brother's birthday today, November 7th. Happy but birthday, brother. Tomorrow, kasi nga, para Friday, we can stay overnight. Parang ngayon. So, birthday na kuya ko, hi. Happy birthday, Kuya Jonel. Huwag natin sabihin edad, basta. Ay, Kuya Jonel, happy 18th birthday sa'yo. Birthday niya ngayon, as in ngayon, literally, November 7th. So, yan. Na ang galing mo, naalala mo talaga na. Siyempre, ibang ano ni Papi, lalo sa mga ganyang kabastusan. iba yun. Segway, ang galing mo sumegway, no? Segway yan, eh. parang vice ganda, no? kailangan magaling ang segway para, ano. Tuloy-tuloy yung Pasko. Parang lahat mailagay, walang matatapon. Oo, wala sayang yung film, kumbaga. Dapat tuloy-tuloy. Walang ano, kung sa camera noon eh, tuloy-tuloy lang. Mm-hmm. Kaya ayun na muna, Papi, magpapaalam na muna. Ayun, no. Hopefully, nagustuhan nyo yung episode 2 namin. And kung meron kayong mga reactions, actually, please, since ipopost na namin to sa aming Facebook, saka sa YouTube,
kung meron kayong mga reactions, meron kayong mga suggestions kung paano namin mapapaputi, di ba, ang aming performance, ang aming mga podcast. Hindi po kami mapili at hindi rin po kami masyadong kumbaga sensitive sa mga suggestions. We are very open for your suggestions para po sa kabuti ng aming programa para din sa inyo. Ayan. May topic kayong gusto naming pag-usapan, di ba? Yes. Mm-hmm. So, welcome all those inputs coming from the netizens, di ba? Netizens yun. Tama. And also, Super James, ang gagawin natin para maging interactive, magla-live stream na tayo. Para kung may mga tanong sila, may mga opinion sila, di ba? May mga... Pass, di ba? Masasagot na. May mga details pa sila na may alam pala sila. O di... Pwede silang mag-comment, mag-participate sa ating interactions. Yes. Yun! Magpapaalam muna po kami at nagugututo Tom Jones na. Hindi ka ba kumakain? Hindi pa kumakain. Mm-hmm. Tom Jones, kumain kami kanina, fish and chips ni Isabella. Kaya, pangalawang kain. Okay, yeah. Super James! Bye-bye! Hanggang sa muli, dito lamang sa... Real Talk with Melvin and James. Yes, bye. Bye. Next episode, abangan. Boom. Boom. Okay.